kumusta mga paps? Magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang motor ng Rusi na inilabas kamakailan lamang. Ito ay ang Rusi Pulse 150 Fi. Pag-usapang Rusi, makakarinig ka ng iba't ibang comment sa iilan. Kesyo, dapat branded na ang binili mo? Dapat lang mga paps ay irespeto na lang kung ano ang gusto ng isang rider, para palayas din namang makakarating sa paroroonan. Hindi usapan dito mga paps ang presyo o modelo ng motor mo. Usapan dito ay respeto sa kapwa mo kamotorsiklo. Tumako tayo sa specs ng motor na to, ang Rusi Pulse 150 Fi. Ang noong Rusi 150 Pulse ay may 150 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. Ang 2 valves ay nangungulugan ng fuel economy, kaya maraming manufacturing company ang nag-i-stick sa 2 valve. Kaya kung hanap mo ay matipid na gasolina, kailangan mo ang motor na to, lalo na sa panahon ngayon na napakamahal ng gasolina. At ngayon ay lalo pa itong pinatipid dahil ang Pulse 150i ay naka-fuel injected na. Sa pamamagitan nito, ang makina ay nagkakaroon ng control sa paghigop ng gasolina dahil meron itong fuel injector hardware. Ang trabaho nito ay magbigay at mag-inject ng tama at saktong volume ng gasolina. Kaya lalo itong napapatipid ang makina. Narito ang ilang specs ng motor na to. Fuel tank capacity 5 liters. Engine 8 horsepower, 7,500 RPM o revolution per minute at 11.8 Newton meter at 6,000 RPM maximum of torque. Pagdating naman sa engine dimension, mayroon itong bore na 57.3 mm, stroke 57.9 mm, compression ratio 9.2:1, cooling system air-cooled, suspension front telescopic, sa likod naman ay single gun shock. Sukat ng gulong front 110x70x12, sa likod naman ay 120x70x12, braking system, disc brake sa harap at drum brake na sa likod mga paps. Pagdating naman sa physical appearance ng motor na to, makikita mo ang aggressiveness at robotic look like sa harapan ng motor na to. Pangalawa, ito ay naka-naked handlebar na lalong magpapamacho sa'yo pagdala mo to. Mayroon na din ito ang USB port para hindi ka nakakabahan sa mga long ride na malobat ang iyong cellphone. Pagdating naman sa mga ilaw, ito ay naka-LED na lahat. Pagdating naman sa milyahe, ito ay mayroong average na 45 km per liter. Di ba mga paps, napakatipid? Pagdating naman sa starter system, mayroon itong electric and kick starter. Last but not the least, kung pag-uusapan naman ang presyo ng motor na ito, mayroon itong cost price na 82,000 pesos. At kung kukunin mo naman ito sa hulugan, 8,140 pesos ang down payment sa 12 months at 4,690 pesos sa 24 months. Kung kukunin mo naman sa 36 months, ay meron itong down payment na 3,475. Bali, dito ko lang tapusin ng maikling istorya ko mga paps. Kung ikaw naman po ngayon lang nakadalaw sa aking ating channel, ay pakisubscribe lang din po. Then, hit the notification bell para update ka po sa lahat ng video na aking nalabas. Maraming salamat po!